Mr. Speaker, I move to proceed with the interpellation on the proposed budget of the Mindanao Development Authority. There's a motion that we consider the budget of the Mindanao Development Authority. Any objection? There being none, motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, may we acknowledge the presence of the heads and officials from the Mindanao Development Authority, namely Secretary Leo Magno, Isid Janet Lopez, ASEC Romeo Montenegro, and Executive Assistant Jesus Mapacquiao, Attorney James Cabading, Mr. Amor Puno, Director Resimilia, Director Barrera, and Director Pitupos. We acknowledge the presence of the officials of the Mindanao Development Authority headed by Secretary Leo Magno. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Matugas, the second Vice Chairperson of the Committee on Appropriations, to answer questions on the proposed budget of the Mindanao Development Authority. Congressman Matugas, you're recognized. Salamat karadyo, Mr. Speaker. Good morning to everyone. I have the honor to sponsor the budget of Mindanao Development Authority with a NEP approved budget of 243.5 million. Pesos for 2025, and I'm ready now to receive interpolation from our colleagues, Mr. Speaker. Thank you very much to the sponsor, Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Hataman of the Lone District of Basilan to interpolate the sponsor and the proposed budget of the Mindanao Development Authority. Congressman Mujib Hataman of Basilan, you're recognized and you may proceed. You have 30 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Magbibigay lang ako ng konteksto, Mr. Speaker. Una, ako mahigpit na katuwang nung na even nung regional governor ako ng ARMM. Ang laki nung suporta at tulong nila in terms of pag-define ng policies at pagpo-consolidate ng mga program sa autonomous region Muslim Mindanao at that time. Second, dahil yung regional governor din ng ARMON ay bahagi ng board ng Minda, kaya nasusubaybayan natin kung ano yung tulong at naibibigay ng Minda. So on that note, Mr. Speaker, talagang ako nga sa totoo lang, tiningnan ko yung historical budget ng Minda. Nagtataka lang ako, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Talagang halos taon-taon bumababa yung kanilang budget. May I know, distinguished sponsor, Mr. Speaker, what are the reasons bakit every year na lang ay bumababa yung budget ng Minda? Halimbawa ho, nung general appropriation nila nung nakaraang taon, nung 2024, was 314.89 million. And yung 2025 nila ay nasa 267.36 million na lang. May I know the reason, distinguished sponsor? Kung merong DBM dito, mas maganda kung sila mismo makasagot. Dahil alam ko, alam naman natin kasi kahit kami naman noon, nagsusumiti kami at sila ang nagbibigay ng ceiling kung magkano lang talaga ang budget. Ano yung reason bakit bumabago? Mr. Speaker, Your Honor, tama po kayo. Tama niyo po kami dito sa Minda, sa itong representante ito na talagang po nagtatanong bakit na hindi nabibigyan ng magandang budget ang Minda. And in fact, malaki po ang role nila doon sa development ng buong isla ng Mindanao. And we will be proposing po yung naibalik po sana yung proposed level, budget level nila na 725 million. Kasi may mga proposals po sila na magaganda, makakatulong po sa buong isla ng Mindanao. And as to the reason bakit siya bumaba, yan po ay masasagot po ng DBM. Mr. Speaker, distinguished sponsor, pagpaumanhin niyo, wala bang taga DBM dito para silang sumagot sa'yo? Mr. Speaker, Your Honor, for a while, I'll check. Mr. Speaker, Your Honor, I stand corrected. 267.36 million ang net level budget ng Minda.
At ang alam ko, Mr. Speaker, distinguished sponsor ang kanilang proposal was, yung nabanggit nyo nga, was 735. So, kumbaga, hindi na, sinunod yung nakaraang budget based sa GAA na in-approve noong 2024. Nung nag-propose sila, kasi alam ko bago ata yung kalihim nung Mindo ngayon, lalo, hindi na in-approvehan yung mataas, pero ang hindi lang maganda talaga narito, pinababa doon sa GAA level noong 2024. Yun ho yung rason na gusto nating malaman sa DBM. And second question, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ano yung mga programs na tinatamaan based doon sa 314 minus 267, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Thank you, Your Honor. At the proper time po, we will submit our resolution to bring the budget of MINDA to the level of their proposal. Ito po yung mga different programs na natamaan po ng pag-slash ng budget. Mr. Speaker, distinguished sponsor, in the interest of time, can you just submit the copy of the list to this representation through the commission, committee on appropriation. Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Distinguished sponsor, recently may ruling ang Korte Suprema kaugnay ng sulong. So, ibig sabihin nito, kahit pa paano, yung Mindanao Development Authority, alam ko meron silang mula noon, even during my time as ARP governor, meron silang mga programa sa province of Sulugo. So ngayon, si Sulugo, hindi nakabahagi ng 5% na block grant ng Bangsamoro Autonomous Region. Pero alam natin, more than 7,000 employees yung mga gawang biyerno dito sa province of Sulu. And at the same time, ang tatamaan dito yung, mamaya itatanong ko rin ito sa OPAP, kung ano dahil sila yung supervisor, sila yung manager, at sila yung nag-monitor ng implementation ng disagreement. But I understand also, yung MINDA, very active din sa process na to. So, hindi ko alam kung meron ba silang plano, meron bang recommendation na binubuo yung MINDA rin to the Office of the President kung paano ma-involve at ma-engage yung Department, DBCC at DBM para hindi ho madihado o maiwan yung province of Sulu pagdating ng 2025 budget appropriation. Mr. Speaker, Your Honor, yung MINDA po ay talagang kasama pa rin yung Sulu kasi nasa isla po siya ng Mindanao. So, kasama po siya sa paggawa ng programa sa buong Mindanao. And in fact, our dear Secretary ay nagkaroon po ng meeting na sa Gobernador ng Sulu para last week para po ipag-discuss sa kanya yung mga programa na gagawin ng MINDA doon po sa kanilang area ng Sulu. Your Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Distinguished Sponsor, Mr. Bigam. And in the interest also of time, Mr. Speaker, can you just submit to this representation to the Committee on Appropriation the proposed budget and the list of programs affected by the decrease, by the ceiling approved by the Department of Budget and Management? Yes, Mr. Speaker, Your Honor, we will comply. Mr. Speaker, distinguished for sa sana ho, ako sana makonsider kung hindi man kaya ng DBM yung full amount ng 735 na tier 2 ng MINDA. Kasi alam ko, napakahusay ho ng mga manggagawa dyan sa Mindanao Development Authority. Kasi nakailan na rin even nung time ko, ang laking bagay ho ng tulong nila nung pagre-reforma at pag-institutionalize ng mga development initiatives sa ARM. So malaking bagay yun. So ang ganong halaga nakalaki, malaking dagok din sa kanila. So sana mapagtulungan ng ating chair kasama yung buong kongreso. Kung hindi man ho kayang abutin yung level na 735, kahit kalahati sana nun. O kung hindi ho, ang minimum ay kahit ibalik na lang man sana yung GAA level nila. Pero mas maganda, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kahit kalahati ng 735 para at least yung performance nila mag-increase lang man ng 50%. So with that, Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members of the minority who wishes to interpolate on the budget of Mindanao Development Authority, I move to terminate the period of interpolation. I so move, Mr. Speaker. Thank you.
you very much, Congressman Cantaman, Majority Leader.